Hi guys, welcome dito sa Resan Taro. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Your energy at this time, let's set your energy at this time. It's your energy. Na kung kanino lamang na energy yung mapipick guys. We have here the Six of Cups and the Queen of Pentacles. You're a person na grounded, mabilidad sa pera, no? Sa pag-create ng streams of income or source of income, pagkakitaan. So, ikaw yung person dito masipag na hindi pwedeng wala kang pagkakitaan. Ganyan ka. No? Baga, hindi ka busy sa kaka-compare ng sarili mo sa ibang tao or hindi ka busy sa kaka-pangialam ng buhay ng ibang tao, no? Or kaka- gawa ng mga walang kwentang bagay, kundi ang kumita ka ng pera. Yun yung iniintindi mo dito. With the Queen of Pentacles. Yun yung natakpo ng utak mo eh. Mag-create na mag-create ng pera. Para sa family mo, sa iyo. For your stability, security, financial security, no? And mga ganito energy, long-term yung iniisip eh. Long-term stability, security. No? Mga gantong energy, Queen of Pentacles, matalino to. Kahit sa ang deck, matalino. Matalino dahil marunong mag sumikap sa buhay. Marunong mag-isip kung paano kumita ng pera. In different ways. So, we have here the Six of Cups na maano ka dito eh. Mahabagin. Madaling umadapt no sa every person, every type of individual no, or kaya kahit kaninong tao. Kumbaga may understanding ka. Nandun yung pagiging understanding mo kasi hindi lang naman ano to natural na or hindi ito ibang deck, Wizard Star deck to. So, nandun yung pagiging understanding mo na para bang pag may mga taong lumalapit sa iyo or may mga tao kang nakakasalamuha kahit family mo ay talagang nandun yung pagiging reliable mo and na they could rely on you. No? Nandun yung simpatsya mo, nandun yung pagiging understanding mo. Na that's why they feel at home. They feel na magaan yung loob nila sa'yo. Parang gano'n. Na kahit sino, bata, matanda, parang gano'n. About sa love life mo yun. Wow, ay paparating guys. Itong person na with the Four of Cups. Knight of Pentacles. Okay. Na parang na-run out of time na itong person na to. Parang naubusan ng time. Na kailangan niyang parang kailangan niya ng gumawa ng action kahit mabagal pero kailangan niya na mag-take ng action dito to come towards you. And that's why yung person na to ay paparating na sa'yo. No? Offering this stable offer pang long term. Kasi hindi ka naman a-accept ng hindi pang long term. Ganun kay. No, pang short term na relationship or pang short term na business man yan or offer sa relationship. Hindi mo i-grab yun. Ganun kang klase ng person. Grounded ka kasi. And gusto mo yung pang long term. May pagkasigurista ka dito eh. Kahit anong pang short term, walang kwenta yan. No? Pero pag pang long term, ay talagang you will benefit ng matagalan. So yun yung inaano mo dito. Pinapahalagan mo. Yung pang long term. Yun yung
talagang ginagrab mong mga opportunities kahit sa relationship. So, yung, ang offer ng person na to ay pang long term. Kahit mabagal, no, yung pagpasok ng person na to sa buhay mo. Kahit matagal, no, ay ano naman siya, sigurado, no, pang long term naman. And slow but steady, no. Kumbaga, continuous yung magiging relationship yung person na to. If this will be, yes, kasi love life na to na. Love yung tinanong ko niya. And with the Four of Cups, unreplaceable ka kasi sa person na to eh. So, maring nag-isip mo na to ng matagal, or kilala mo na to. Kasi, malungkot to eh. Pag wala ka sa buhay niya, so kilala mo to, yung person na to. Single to guys, Knight of Pentacles. Ano ba yung energy ng person na to? Ano ba yung energy ng person na to? Knight of Pentacles na to. Kilala mo to. Sino to? Para malaman. Queen of Cups. Sensitive. The Magician. Three of Wands. Queen of Cups. Justice. The Magician. Three of Swords. And the Three of Wands. 33. So, merong ano, spiritual connection to. O number 3 kasi, ano yan, yung spiritual. Para bang, this is guided by the spirits also, no? With the number 3, and the Magician pa, oh. Kilala mo sa personal to, manifestor to, magaling to sa personal na buhay niya. Pagdating sa mga goals niya, no? Parang ang dali niya lang maabot yung mga pangarap niya. Ang dali niya lang manifest. Kung maraming matayo ng business, or kaya ay mag-build para sa future niya, or kaya ay pag gusto, kahit anong gusto niya, no, nakukuha niya. Parang andali lang sa kanya. Magaling tong person na to, a manifestor and a doer, no? And also, kaya niyang gamitin, gawin yung gusto niya, kaya niyang gamitin lahat ng tools niya. So, maabilidad tong person na to, skillful, and also magaling to sa communication. Ano to, Gemini energy, the Magician. Meron din na Scorpio, Pisces, Cancer, kasi with the Queen of Cups, no. Magkakaroon ng justice dito. This person will serve justice. Nangyaring injustice sa'yo na ginawa ng Queen of Cups na to. May ginawa yung Queen of Cups na to na hidden, emotional, na naging emotional ka dito, unfair, with the Justice card, this person will bring justice also sa'yo. Na magkaroon ng justice yung ginawa niya sa'yo. And with this, itong Queen of Cups na to, yes, mabait to, pagkakilala ng mga tao, Queen of Cups, kind-hearted, no? Yan yung front, pero inside, yan yung mga tao nga mabait sa harapan mo. Pero pag wag ka, pag tumalikod to, Scorpio energy to eh. Scorpio, Pisces, Cancer. Mga water sign yan. Pag mga gantong energy guys, Scorpio, Pisces, Cancer, water sign, yan yung mga tao nga tahimik. More on ano yan eh. More on mga emotional na tao yan eh. Water sign yan. So, malalim. No? Yan yung mga taong gumagawa ng patalikod sa mga hindi nakakaalam. Yan yung mga taong driven ng emotion nila. Kaya, nakakagawa sila ng hindi maganda sa kapwa nila. So, we have here this. Magkakaroon ng justice is serve ngayon yung justice. Siya yung parang magsisilbing tagapagbigay ng hustisya sa ginawa sa iyo dito. Dahil nga, may soul connection kayo ng person na to. Spiritually guided itong person na to. To bring justice. 3-3. See? 3-3. Merong 3-3 dito. 3 of Swords. 3 of Wands. No? Para bang umaapoy itong person na to.
na para ba siya yung naagrabyado dito ng Queen of Cups na to, na kahit ikaw yung naagrabyado, ikaw yung ginawa ng injustice, parang agrabyado din to sa ginawa sa'yo. Yun. With the Three of Swords here, nasasaktan siya sa ginawa sa'yo ng Queen of Cups na to, sa ginawa niyang unfair injustice. And with the Three of Wands, may inaantay lang to eh. Maaaring yan tamang timing. Marunong kasi to guys, to miming din tong ano na to, the magician, na hindi sayang yung effort, hindi sayang yung panahon, hindi sayang yung action na gagawin. Magaling to, skillful. This is a person na skillful. Let's see kung anong anong justice ang iserve niya dito. Pag nagrabyado ka kasi guys, para ba nagrabyado rin itong person na to? Temperance, Two of Wands, Nine of Cups. Ah, na matupad yung wish mo dito. No? Na magkaroon na ng justice, fairness, balance sa'yo. Na pag nakamit mo yung justice sa ginawa sa'yo, or nagkaroon ng justice, nagkaroon ng fairness, no, ay yung mapanatag ka na. As you see this, no? Balik ka na sa normal. Yung parang gano'n na. Wala ka nang sama ng loob. Wala ka nang binibit-bit na sama ng loob at yung anger. Yung mga gano'n. Mga resentment. And also, the Two of Wands. Yun, makapag-focus ka na. Sarili mong buhay kasi nagkaroon ng mustisya. So, meron kang wish pala dito na alam siguro ng person na to na gusto niyo matupad, which is justice. Ano pa anong wish mo dito na gusto niyong mag-run? Anong wish mo? Kasi magaling to eh, mag-manifest eh. Parang siya mismo yung mag-grant ng wish mo, yung person na to. The world, success, the emperor. Wow, na malagay ka sa mataas na estado ng buhay. Na tumas yung status mo, you will be respected at the top position. Ganun ka ka-importante sa person na to, ganun ka kamahal ang person na to, kasi nga, itong person na to ay parang napaka-importante mo, no? Kasi dahil sa soul connection yung sigurong dalawa, maring past life, meron kayong past life ng person na to eh. Maring asawa mo or lover mo sa past life mo, or kaya ay pwede din kamag-anak mo, pwede din gano'n, no? Or kaya ay malapit sa'yo. Na pag nagrabyado ka ngayon sa lifetime na ito, o ginawan ka ng unfair or injustice, ay pati din siya nagrabyado. Na talagang nag-umapoy din siya sa galit. Parang gano'n, nag-umapoy din siya na gusto niya ng hustisya para sa'yo. So we have here the world. Yun. Makuha yung, baga you will achieve worldwide success. And maging mag-ilagay kanya sa top position. No, parang siya yung backer mo, back up, parang ganun. Hindi lang basta back up ah. Parang siya mismo yung gagawa ng paraan para makuha mo yung mga goals mo, ambitions mo, yung mga wishes mo. Na maging reality, maging realistic, parang ganun. Maging totoo, no? That your wishes will come into fruition. Will be realistic, maging totoo. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button na sa ganun mo notify kayo sa mga susunod na videos ni upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.